Ko, akala ko ako si Pedro. O, oh, narinig mo yan, hali. Huwag ka mong sinungaling. Nagtanong siya sarili niya. Akala ko ako si Pedro. Total show kasi nakita yun. Panaginip po na doon sa Meritero Rock. Nandun kami aring dito, Banjo. Pagkahon namin, sinabi ni Mang Nari na ito mo si Pedro. Total show. Pero ikaw ang sumunod. Ikaw ang approve ni Mang Nari. Kaya sabi ni Manali, ikaw ang unang lumabas. Kaya ngayon, sinabi ng Diyos, hindi makalabas ang iyong mga kasamahan kung hindi ka mauna. Alam ko, kahit si Lola, alam niya mga apostolis, kasi may mga pangalan na ipakilala ko sa inyo. Pero yung iba, hindi pala nakalabas kung sino ang kanilang mga pangalan. Ang inyong igsuon, ako kini. Si Simon Pedro. Aron, i-bulgar man, kay panahon naman. Kasi, sinabi na nung nakaraan ni Haring Lito, hindi pwede. Kasi, ipa-explain ko ni Haring Lito bakit ako lumabas ngayon. Akala ko lumabas na ako sa malulos. Hindi pala yun. Ako si Simon Pedro ngayon yung igsuon. Ako. O ang ako igsuon. Sino yan? Siya si Mateo. Mateo, si mahal na hari ang nagsabi kanako. Mateo. O ang ikatulo na kong igsuon, mao kani si Huda. O ang ikaupat na kong igsuon, mao si, kinsa? Si Riri, prosiso nga mao si Sabulon. Dito ta, nag-celebrate ni Manari sa opisina. Sabi niya, mag-inom kita karon atong tequila. Kaya atong sa ulugon ang ika-45 na birthday ni Sabulon na mao si Haring Riri. O ang ika-5 mga igsuon na may gawas si Haring Jerome kay siya si Benjamin Mato pa ni Manari kanako. O ang ika-7 mao si Ruben, nga mao si Haring Binansyo. Unom sila. Mao na nga ako. Mutawag ka ni mo igsuon nga pangayuwa sa Ginoo o kinsa imong ngalan sa atong pagkagusin. Kinang lamang gawas ka mo. Eh, wala na ang Ginoo na to. Limang lari. Huwag kayong pumunta sa iba. Galit ang Diyos mo. Alam mo yung sino ako doon sa istorya. Hindi pa, hindi ko alam. Kung alam ko, sinabi ko na. Kasi sa totoo. Oh, sige, sige. Ali. Nakapasok ako sa 12. Ang sabi ni Manari sa akin, kasi part-time is yun. Unang preaching ko daw sa plaza. Nag-preaching si Haring Tony ikaw na po. Oh. Hindi ko alam kung saan ang plaza na ni Rizal. Sabi sa akin ng mga tao, doon tayo sa loob kasi mas maraming tao doon. So ngayon, pagpasok namin sa loob ni Haring Tony, ako doon na banda, ako dito ako na banda, si Haring Tony doon sa kabila. Sabi ko daw, ito si Nicodemo o ako si Dan, nandito kami para sa inyo. Sinumbong ko yung kay Malahari. Malahari, di ko ba? Una kayo naapaman ka ng naglingkod. Kung di, diri ka. O sige lang, eh, wala man na siya. Kung ano yung mangyari? Napamang to si Cristo. Wala ron. Siya, ano natin diri? O sige lang, eh, wala. Ano siya pangalan ni Cristo? Si Dan. Ano ang pangalan niya? Sayang, ano? Sayang, misere? Wala ron. Dan. Siya, ano niya? Wala pa yun, wala pa. Wala pa yun. Ikaduhan ako ng Adam ko. Dito na sa duha ka subdivision. Kung niya ka ng subdivision na, ang lumang na bahay ni Dan, gidimulis. Kung niya dito sa bagong balay ni Dan, muna yung nabilig ng ako ng kuyo. Ikaw siya ba na rin ang panay kasunod. Muna yung sunod. Ikatulong na ako ng Adam ko, kasi si Tuldo naman po ng nagdambo nga siya kuno ang nag-drive sa sasakyan ni Cristo. Ipakulog siya. Kanya kay sige mag-away sa asawa. Mauto na may panaginip na ikatulong na nag-uwi dito si Mang Nahari.
pinapauwi ako sa lapitan dahil may gawain ng Kidan. Ay, ibig sabihin, alam ni Manari na ikaw si Dan. Yes. Oh, alam. Ang mga kapatid, no? Kulitin, no? Alam pa lang ang kapatid ko siya si Dan. Sinabi ko na siya. Ibig sabihin, dito kami lumabas ngayon. Iwan ko lang sa iba. Hindi ko pwede lang musgahan. Noong 27, sasabihin ko sana yon. Kaya lang nang wala sa topic, siguro hindi tayo important. Hindi tayo naman. Ito ngayon, naglabas siya. Kaya ito ay... Ito na ang nawawas tayo. Kasi nakita ko talaga na espiritu sa... Ang amahan ko kasi, si Manghari. Ang amahan ako. Kasi naglakad ako una. Bundok, patag, tapos may bangin dyan. Yung malaking bato na yon, ang nakamukha doon si Jesus. Mukha lang walang katawa, pero bato. Malaki. Pagdating ko doon, tinitingnan ko, yung Kristo baga na sa ngayon na nakikita natin sa santo, yun ang nakaukit doon, na may purong-purong, yung tinik. Tagal kong tingin, kasi pangin na, hindi na ako makatawid eh. Si Dr. si Rizal, ang mukha. Katagalan kasi malalim. Bato pa sa boses. Mari imong amhan. Salamat. Mangari. Ay na mo pangitan lain. Ako na. Unaw-naon ba yan nato? Nakita lang gawas. Tungod ni Mangari nga may atong Ginoo. Ingon siya, ayaw na mo pangitaglain. Hulat ako ninyo. Subo kayo sa akong kasing-kasing karun. Nang uban karun ako mga itsuon. Lahi ang ilanggi. Tuhuan nga hari sa mga hari. Mauna nga ako mangutana ako kanimo. Na magpabilin pa ba ang imuhang kasing-kasing sa itong Ginoo o mumbalhin baka glaing Ginoo? Teka. Yung samang Ginoo ay balhin ah. Iwan ko lang kung nasayon si Ari kay Giprok naman na ito sa radyo sa among mga igsuon na ang hari sa mga hari kagtong gasuot o gold na kapa. Masuko ba ang Ginoo karon? Mauna ako ang silot karon. Akong giyauhag ang tanang kilap-kilap gahapon, kaya ang grace period nga gihatag hanggang 30 lang. O sa kabuan ang iyang ihatag, ihurot niya o hatag ang tanang kamatayon dinhi sa St. Anthony. O usa nga nag-prove ni anak, ang iyang anak ni Haring Sani, gihatag ka na ko ang damgo, pitsa 28 or 29 ba yun ng gabi. Siya binigyan pala ng panaginip. Noong pitsa 23, paliog lang ko testimony, friends. Kung totoo yung mga sinasabi ko dito, friends. Kaya magmamahalay ta. Ngayon, wala nang problema. Lahat ng kilap-kilap, nagmamahalan na. Pati ang mga Ginoo. Sige nga, friends. Lahat ng sinabi ni Hari, lahat yung totoo, lahat din pinakita sa akin na kapag hindi nagkasundo ang kilap-kilap o gagiriro, maraming mamatay dito sa St. Anthony lang. Ang lahat ng namatay na yun, kilala ko at nakita ko sa lupa. 10 mahigit ang mga namatay. Ayoko mangyari yun dahil mahal ko yung pamilya ko, mahal ko ang kilap-kilap, mahal ko ang pamilya ng Mangari. Kayo kung magkaroon pa naman ng mga pagkakawala. Kaya inilit ko na yakagin na magkaisa kami dahil kasi ayaw na namin magkaroon ng mga wala pa sa pamilya. Dahil hindi lang isa, kundi sa po mahigit at hindi lang matanda ang mamatay. Marami ang mamatay. Hindi ko na lang sabihin kasi ayaw ko sabihin. Pero kilala ko kung sino ang mga mamatay na yun. At masakit sa akin makita pag nangyari yun. Kaya malaki ang pasalamat ko kay Manari, kay MJG. Kasi kung hindi dahil doon, hindi ko rin may labas yung
panaginip na to eh. Kasi nagsimula ako eh. Ngayong buwan lang din lahat. Lahat ng pagsubok, yung binigay na palugit na isang buwan ngayon din. Kaya maraming salamat kasi pinagbigkis kami. Kasi ito na yung panahon, wala nang iba. Kailangan natin magkaisa. Kailangan natin magmahalang lahat. Correct! Kailangan natin magmahalang lahat. Nakakaraman kayo na! Si Jan, panuhan mo kaman yung si Jan. Ninyo na lalabas kayo ngayon sa panahon ni Jesus. Kaya ikaw at ang unang lumabas. Kasi yung espiritu na yun na Pedro, unang panaginip ko, kami na rin dito magkasama si Banjo Harigar. Nandun kami sa Meritirurak ng Tilinis. Pagtawag ni Malnari sa amin, kakain doon sa taas. Sabi niya, wagaw muna Pedro dito. Pero hindi complete. Sabi niya, Pedro, sinumbong ko yan. Sabi ni Malnari, amin. Kasi sabi niya, sikapin niyo ngayon na lumabas kayo sa panahon ni Kristo. Kasi kay ako, kayo na yon. Naniwala ko. Dahil siya mismo nagsabi sa akin na ikaw si Dan. Sinabi niya sa akin yun eh. Dahil sa panaginip ko. Kaya ikaw ang unang lumabas. Totoo yun. Na pag ikaw lumabas na, makikita na namin ang Espiritu sa panahon ni Jesus kung sino kami. Kasi sa panahon ni Jacob, nandun na tayo eh. Nandun na. Ang ating nalang hanapin, yung Espiritu dito sa Apostolic na dito ni Jesus. Yun ang sinabi niya. Kasi naalala mo nung tayo ng kapikyo. Tayo doon. Ano nakalagay doon? 12 tribes of Jacob. Pinatawag ka nun, pinauwi ka doon. Doon sa parking. Kaya sa panahon ni Jacob, alam na natin kung sino tayo. Ang akin talaga, isa nga sinabihan ka na, iisa pa lang ang lumalabas dito. Diba sinabihan ka ng Manari? Si Bermud pa. Doon sa salas. Hindi mo narinig yun. Hindi mo narinig yun. Wala, doon sa salas. Absent, siguro ko ngayon. Kaya nga, kung narinig ko yun, kasama sana. Diyan alam ko, nandudong ka, di lang ka na siguro na wala lang sa ano mo. Wala, hindi ko makakulit. Ma-absent pa rin ka. Hindi pa ko yun. Nadya pa yung picture na yan sa akin yan. Kinabi ko yun. Nakalagay doon, Pep Chai, Kiko, kasama ka doon. Kasi ikaw na, the Baptist mo ang ano sa Espiritu ni Hindi na yun. Kaya nga yung pwento ko sa'yo nung pag-tutsin ko dito, yun. Buto yun na rin, KJ. Pasalamat kami na lumabas ka. Kasi lalabas din ang aming sa panahon ni Jesus ko. Ano? Maraming kayo. Hindi ako magkakamabas na rin yun. Nilda, Nilda. Happy, happy talaga tayo. Kami kulang kami ngayon. Pero pagdating ang panahon, buo na kami. Oo, yes. Baka marami na namang managinit niya kasama na naman ninyo yan. Kasi, basta kulang lang ang managinit, alam niya. Kompleto ang dosi na yun. Pero wala palang pangalan yung iba. Yung iba, hindi nakapunta dito. Si Aring Lito na ang magpaliwanag bakit lumabas ako noong July 27. Sige na nga. Magandang tanghali sa ating lahat. Lalo-lalo na kay Malnari dahil kung hindi sa kanya, hindi tayo magkaipon-ipon. So, ang istorya niyan, kung bakit siya nakalabas, muna pa lang, 2011, tinatawag na kay Malnari doon. Siya, punta ka dito, i-final natin. So, in short, ginawa niya akong apostol. Nag-impisa kami sa templo 2011, pagka December, sabi ni Malnari, tawagan mo yung mga 12, kasi ako lang ang apostolis doon. Tawagan mo yung 12, sabihin niyo sila kung magtrabaho ba sila o hindi. Kung hindi sila magtatrabaho,
magpadala sila ng pangsahod sa mga trabahante na 1,500 ang week. Weekly, yung sabi, weekly. Siguro, naalala nyo yan, na yes. Sinakuliktahan kayo. Na-record ako dyan. 2012. Sa umpisa pa lang, maganda, takao sa pulasahod. Pagdating na sa matapos ang isang taon, pagka 2013 na, ang natanggap ng mga trabahante doon, tag 300 na lang ang weekly. Kaya sabi ni Manari, tawagin mo sila, papuntahin dito. Sila ang magtrabaho. Tinawag ko. Yung una, region 2. Kasi iwan ako eh. Region 2. Sabi, papunta. Di, sabi ni Manari, sige. Sunod kay. Tawagin mo si Alfredo. Sabi niya, sabi ko, pauwi kayo ni Manari. Dito, kasi magtrabaho tayo sa pinto. Sabi, ay hindi mo kumuka, hindi ako makauwi hari. Sabi, palitan ni Manari pag hindi makauwi. Ang sabi niya, ah, sige, palitan ako, eh, loudspeaker, nakakarinig si Manari. Sabi ni Manari, akin na. Eh, ah, sige, sabi ko, ah, sige hari. Tawag isa ng JG. Tinawag ng Karim JG, papuntahin. Anong sadya? Ah, punta ka lang dito. Sinunong pala sa region to, may ticket na, pauwi na. Hindi nakasakay sa aeroplano dahil nag-late. Kaya sabi ni Manari, ah, wala sinunong. Edgar, sabihin mo si Edgar. Yun, 2013, kasi preparation yun. Ika 390 years. Oo. Noong nag-commemorate tayo sa kamhumabon na bilang Kristyanismo, na ang mga tao nagiging Christian na 1521 March 16. Sabi doon. Kaya nagbahag kami doon 2013 April 14. Noon. Tapos noong pagka November 11 at November 21, yun ang ni Manari, mystery sinulat niya. Na siya ang nag-personify ni Dato Pagbuhaya sa Dapitan sa November 21, 2013. Nagbahag din kami mula sa cultural, lalakad kami papunta sa Parkina. Yun. Pagka 2014, pinapaaral na kami ni Manari doon mula alas 7 sa umaga hanggang alas 12 ng gabi. Hindi kami, sabi ko, hindi natin tatapusin ito kasi pag papasok si Manari sa alas 12 ng gabi, babalik yan. Kasi ang mystery niya, puntahan doon sa loob. Ngayon, hindi kami uuwi agad sa alas 12. Minsan, babalik si Manari, 15 minutes lang, balik agad si Manari. Sabi, buksan mo ang computer, buksan mo lang ako. Pag-open, pindutin mo. Pindut lahat. So, si print. Lahat ng mga papers, sa mga kayamanan, sa mga nandun, nakuha namin. Bakit nakuha? Na meron doon na nakasulat na not to be copied. Bakit na kopya namin? Hindi, i-order Manari. Hanggang natapos ang, malapit na matapos yung 2014, sa June pa lang, lumabas na si Joseph N. Blanking, pinakilala ni Manari dun sa Cultural Center, at Chukos Cultural. Doon. Ngayon, sa tagal na namin nag-aaral, di siyempre, si Haring JJ, ang walang hanap buhay ba, walang katulong sa hanap buhay, ay hindi asawa niya, hindi makabuhay. So, mag-exit siya, hindi siya malot, pati nga kami, distributan, utang, mamaya na, pati si Manari, bigyan, hindi magkatanggi si Manari, kasi kailangan ng tulungan eh. So ngayon, noong nag-aaral na, nag-twitching, may nagtanong sa akin, nag-demand ako.
Nandiyan si Mulder, Riri. Bigla akong huminto dahil magsisiwas yung Panginoon. Eh sabi ko, nangatuhiran talaga ako. May nagtatanong lang man na rin, binigyan ko lang ng konting kaulugan. Ngayon, nung pinagalitan siya, tama yung sinabi mo, nagalitan siya, umalis. Hindi dumaan ang kapitan doon sa orkitan na, doon sa orkita. Doon sumakay, papunta ang Manila. Sabi ni Manari, si G, hinahon natin sa puti. Pero kung babalik siya doon sa puti, wala na tayong pidaw. Sabi niya, yung una kasi, sabi niya, manmanan yung tao na yan. Binanunan ko, hindi ko naman alam yung kuha niya. Pagkatao niya, kaya sabi kong malari, hindi ko kaya malari. Mahirap yung tao muna eh, mahirap. Sabi ko, hindi ko kaya malari. Sabi niya, sige. Tingnan natin kung kasalan ba siya. Nung umalis na siya, sabi niya, inaaw natin siya sa putik. Pero kung hindi siya, babalik siya sa putik, wala na tayong pananagutan niya dahil siya si Pedro. Baliwala lang nila akin yun. Pedro. Ngayon, nung bumalik siya, pinadalan siya ng panamuyin ginit. Yun yung nasabi niya na siya si Pedro ba? Nung sabi ni Malnari, kung hindi makalabas si Gigi, hindi rin kayo makakalabas. Hindi rin kayo makakalabas. Sabi ko, kailan kayo mangyayari yan? Okay. Ngayon, noong July 20, ngayon lang 2024, kasi gusto 2022, November 4, parang birthday yata siya, 1922. Dito kami sa, doon kami sa Bulacan. Gusto niya niyang lumabas. Hindi niya pwede. Bulacan yun eh. Oo. Kaya, nag-antay kami ng panahon. Naginip si Malnari. Naginip ako ni Malnari. Nagsasabi ni Malnari, nasaan sila? Oo, naghahanap. Nasaan sila? Sabi ko, nandoon Malnari. Sabi niya, hindi doon. Dito. Inanaw niya ng blackboard eh. Dito. Sinulat niya yung 5-5. So, ibig sabihin, 55. Na hindi ko naiintindihan. Doon na. Umaga, July 20, 2024. Hindi ako napakali dahil iniisip ko talaga bakit 55. Minus ko sa 2024, ang result din is 1969, July 20. Ibig sabihin, yun na ang sinasabi sa Banal na Kasulatan sa Apocalypse GCT. Kapag umihip na ang pagpitong anghel, ay ganap na ang iwaga ng Diyos. Iwaga ng Diyos pala yun. Yung tatlong discovery, yung una south na Amerika, east sa Philippines, ang maluwalhating lupain. Buwan. Na-discovery ang buwan July 20, 1969. Kaya sabi ko, ito na ang panahon yata. Kaya sabi ko sa kanya, may revelation ako sa July 27. Kasi sabi niya, hindi kami makakalabas. Sabi ni Manari, hindi makakalabas si Gigi. Kung hindi kayo makakalabas kung hindi siya makakalabas. Kasi siya si Pedro, basahin mo. Sabi dyan, si Jesus, inipon niya yung mga alagad. At kumuha siya ng 12, tinatawag na apostol. Unang-una, si Pedro. Yun talaga ang nakasulat doon, unang-una si Pedro. So, naiintindihan ko, siya ang una talagang lalabas. Kasi sabi niya dyan, na ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi naman simbahan yun.
tayo mga iglesia. Oo, iglesia ni Manari tayo. Kung sa ang promise niya doon ni Pedro, itatayo ko ang iglesia. Ibigay ko sa iyo ang susi ng langit. Kung anuman ang kalagan mo sa lupa, siya ang tuan mo eh. Kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. Kung anuman ang tatalian mo sa lupa ay tatalian sa langit. Ibig sabihin, siya ang katiwala natin. Ipinagkatiwala ni Malnari niya tayo. So, para siya ang bantay natin. Oh, yan yung ibig sabihin doon. Kaya, pinalabas ko sa July 27 kasi yun na ang panahon na iwaga ng Diyos ay ipadayag. Yes. Nagtatanong siya sa akin, Sari, ngayon na naihayag na ako. Ha, kayo, paano kayo maihayag? Sabi ko, nasa iyo yun, Sari, kasi ikaw ang pinagkatiwala ni Malnari. Oo. Ayon sa nakasulat. Kung ano ang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan mo sa langit. Kung anong talian mo sa lupa, ay tatalian mo sa langit. Yung ibig sabihin ng kalagan, kung anong ipapakilala mo, kung ano ang yung talian na hindi mo ipapakilala, nasa iyo yan kasi nandyan na ang authority ng Panginoon nasa kay Pedro. No, yun ang nangyari. Yun po ang utos ko para kay RGG. Tapos, nung last na utos, sabi ni Malnari, madali lang magiging propeta. So, lahat tayo. Kasi ang Diyos, propeta. Tatlo ang Diyos eh. Prophet. Pero the highest prophet.